Alleluia, Alleluia, ang kanyang tagumpay, si Kristo ay muling nabuhay, nanaig sa kamatayan. Kaya't din na, kaya't din na, mamamatay. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng Pagkabuhay na iyong ibinigay upang aming ipagdiwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay siniyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ng Jesus na iyan. Wika niya. Ngunit tingnan niyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral. At ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Iyakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at sa gayon sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito, kami at ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Nagitnit sa galit ang mga bumubuo ng Sanhedrin nang marinig ito at ibig nilang ipapatay ang mga apostol. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay Kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Ang galing ng poon, hanaping masikap. Yaong nagtiwala sa kanya't naligtas ay may tuturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nililipol niya yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing ng matuwid. Inililigtas sila sa mga panganib. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas.
tumutulong siya sa nasisip hayop. Ang walang pag-asa'y hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man. Sa tulong ng poon, agad maiibsan. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang iniligtas. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad at maligaya ang sumasampalataya sa di nakita ng mata. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Pinatototohanan niya ang kanyang nakita at narinig, ngunit walang maniwala sa kanyang patotoo. Ang naniniwala sa kanyang patotoo ay nagpapatunay na tapat ang Diyos, sapagkat ang sinugo ng Diyos ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos, at walang sukat ang kanyang pagkakaloob ng Espiritu Santo. Minamahal ng Ama ang anak at ibinigay sa kanyang kapamahalaan ng lahat ng bagay. Ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay. Mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang pagkukumpara ng langit at lupa ang ginawa ni Jesus para ipakita kay Nicodemo kung ano ang mas dakila sa lahat. Pinagkumpara ang langit at lupa. Sinabi ni Jesus, ang mula sa itaas ay dakila sa lahat. Ang mula sa lupa ay tagalupa at nagsasalita tungkol sa mga bagay sa lupa. Malayo naman po talaga ang pinagkaiba ng langit at lupa. Ang makalangit, ginagawa at sinasalita kung ano ang makadiyos. Samantalang ang tagalupa, mga bagay tungkol sa mundo ang ginagawa at sinasalita. Kaya nga, sa pamamagitan ng pagkukumpara ng langit at lupa, gustong ipakita ni Jesus sa atin kung ano ba ang dapat nating pinipili.
ano ang dapat nating pinipili? Makalangit o makalupa? Dito umiikot ang ating pang-araw-araw na buhay. Kung ano ang ating pipiliing gawin, kung ano ang ating sasabihin, kung ano ang ating iisipin, at kahit kung ano ang ating mararamdaman. Makalangit o makalupa? Madali naman. Alam ko, lahat tayo alam ang sagot kung anong mas dakila, ang makalangit o makalupa. Alam natin, pero mahirap gawin. Alam natin na makalangit dapat ang gagawin, ang sasabihin, ang mararamdaman, ang iisipin. Pero pag andyan na ang sitwasyon, bakit hindi natin pinipiling gawin? Pagising pa lang sa umaga, ano bang unang gagawin? Magdadasal ba? Magpapasalamat man lang? O titingnan muna ang cellphone? Alam naman po natin kung ano ang makalangit. Alam naman natin kung alin ang makalupa. Pero ano ba ang mas pinipili natin? Sa trabaho o sa pag-aaral? Ako ba ay magiging mabuti o masama? Ako ba ay magiging masipag o tamad? Simple lang naman po, di ba? Alam natin kung anong pipiliin, pero hindi natin ginagawa. Sa pakikipagrelasyon, ako ba'y magiging tapat o ako ay magloloko at manloloko? Sa mga mayroong katungkulan o sa mayroong mga pinamamahalaan, ikaw ba ay magiging katiwa-tiwala o basta na lang nawawala? Ang ganda nung isang kwento noong magkapatid, yung kanyang kapatid ay kilalang batang mayor. Ngayon, mayroon na mga vaccine sa bawat mga lungsod. Umo-order na yung mga mayor natin. Kahit naman dito sa Maynila, ang ating Yorme ay umo-order na rin. At meron na rin pinapagulong na mga bakuna. Itong kapatid noong batang mayor, ang ganda nung kanyang sinabi. Sabi niya, hindi ba dapat mas panghawakan natin ang ating values? Lalo ngayon, na panahon ng kahirapan, tinatanong kasi siya kung bakit kailangan pa niyang pumila sa pagpapabakuna. Pati yung kanyang ina, tinatanong din, bakit niya kailangan pumila? Mayor yung inyong kapatid. Mayor yung anak ng nanay mo. Ba, pwede ka nang sumingit. Pwede ka nang special treatment. Pero ang ganda nung sagot niya. Diba? Hindi ba dapat mas panghawakan natin yung values natin, lalo ngayong panahon ng kahirapan? Madami kasi ginagawang dahilan ang kagipitan, ang kahirapan, at pagsubok na pinagdadaanan sa pagpili sa kasamaan. Natukso, kaya nangaliwa. Nagnakaw, kasi gipit. Galit, kaya nakapanakit. Di ba ganyan yung mga katwiran natin? Kaya ako lang naman nagawa yun, kasi may sakit ang nanay ko. Kaya lang naman ako nanloko, kasi gipit. Pero hindi ba dapat masa panahon ng kagipitan, tapat pa rin ang ating pinanghahawakan. Kabutihan pa rin ang ating iniisip. Ito yung pinapaalala sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. At nataon na tayong lahat ay may pinagdadaanan. Wala namang tao ang hindi naapektuhan ng pandemyang ito. Kahit yung mga mayayaman, sigurado ko mayroong pinagdadaanan.
pero hindi ibig sabihin gagawa ng kasamaan. Hindi ibig sabihin pipiliin kung ano ang makalupa kaysa makalangit. Isang paalala ito ni Jesus kung ano ang dapat nating pinipili sa buhay. Kagipitan man o kaginhawahan, pagsubok man o kagaangan, kahirapan man o kaluwagan, ang pipiliin kung ano ang makalangit sa halip kung ano ang makalupa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayong mga tumatanggap sa buhay ni Jesus ay tinatawagang mamuhay ng lubos ayon sa kanyang mga aral. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway buong tapang na humarap sa hamon ng patuloy na pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ang pamahalaan naway manindigan sa kanyang pagsisikap na makapagbigay ng mataas na uri ng paglilingkod sa mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa mga nangangailangan, naway hindi natin isara ang ating mga puso at pagsikapan nating makibahagi sa misyon ni Kristo ng pagpapagaling at pagkakasundo. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Nawa magkaroon ng agarang lunas sa coronavirus pandemic na nagpapahirap sa marami upang hilumina ng Panginoon ang mga may sakit, bigyan ng sapat na lakas ang mga kumakalinga sa kanila, at tulungan tayong magsumikap sa pananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, ibuhos mo ang iyong espiritu. Ama, namuhay bilang isang tao ang iyong anak upang ibahagi sa amin ang iyong buhay. Ipagkaloob mo na maging matatag kami sa aming pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayang masayang nagsalo, aming sanang mga alay, gawin mong totoo. Itong alak at tinapay gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Nang iyong bayang nagpupurit, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay
ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaparihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. This is the night of new beginnings. This is the night when heaven meets earth. This is the night filled with God's glory, promise of our new birth. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gather today. This is the night Christ our Redeemer rose from the grave, triumphant and free, leaving the tomb of evil and darkness empty for all to see. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light,
shine in your church gathered today. Now will the fire kindled in darkness burn to dispel the shadows of night. Star of the morning, Jesus our Savior, you are the world's true light. Christ be our light, shine in our hearts, shine through the darkness. Christ be our light, shine in your church gathered today. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagdiligtas. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga paalala, pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang sa inyong lugar. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po mapumuna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin pong banggitin ang kulay ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Nang sa gayon, maiwasan natin ang siksikan sa ating mga pintuan at panatilihin po nating nakasuot ang ating face mask at mag-physical distancing. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na ang tinamaan ng COVID-19. Sama natin sa ating panalangin ang buong mundo, ang ating bansa, lalo't higit ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan, na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pagantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.